Lumalabas ang pangangilisponsabling ama ka, gagawa ka ng bata, hindi mo kayang harapin yung mga obligasyon mo. Ano ba ang totoo doon? Galit na galit ako sa Pilipinas kasi titigas ng ulo. Dumilim talaga yung paningin ko eh. That day, alam ko na milyones na mga Pinoy galit na galit sa akin. Yung bintana ako talaga, binuksan ko sa Mama Oaks, nasa dulo na ako ng bintana. I swear to God. Nasa dulo ka na ng bintana? Oo, kasi wala na dyan. Obviously, na-viral naman to. Si Janine Bertin, pinost siya at ginawa kanya ng airport. Sa inyo, cool yung mga ganito. Well, para sa akin, hindi cool yung ganito. Because your engagement went up, na-share ka dito. Sensitive ka ba? Sasabihan mo ako na, huwag kang ma-negative. Huwag kang umiyak dyan, tumawa ka kasi masaya to dapat. Kung ikaw, yan yung trip mo. Huwag mo ko isali sa trip mo. Hindi binigaw, pero... Ay, kasama po natin ngayon ang Tinaguriang Dance Challenge King. Walang iba kundi si DJ Luño. Hello, Mama Oaks. Hello po. Tatawagin na lang kitang Rems ha, kasi uusap kami. Yes. Rems talaga ang ano niya. Paano ba nagsimula na DJ Luño? Ang layo sa Rems. Nagsimula siya, Mama Oaks, kasi nagkamali ako ng post. Noong 2020, sabi ko, gagawa ako ng dance challenge ulit dun sa China. So, ipopost ko na siya. Dapat sa Remuel Luño na profile. Remuel Luño. Oo, Remuel Luño na profile. Tapos na-post ko sa DJ Luño na page, which is yun yung page ko na dun ko dinadrop yung mga schedule ko sa pagdi-DJ. Kinabukasan, pag-ising ko, nagulat ako yung mga notifications. Hi, DJ Luño. Hi, DJ Luño. So, DJ Luño yung tawag nila kasi yung page na yun, yun yung DJ Luño page. So, ginampanan ko na. Parang sabi ko, okay, may ring sa tenga. Doon na din po ako nagbagsak na mga dance challenge hanggang sa niyakap ko na yung DJ Luño. Ganda mo naman. Hindi mo sinasadya yung pangalan mo. Yes, pero sir. Ikaw rin na nag-create ng pangalan. Si God yung nag-ano doon, redirect sa atin. So, yung totoo mong trabaho ay nag-DJ kaya hindi ka nagsasaya. Hindi po. Nagsasayaw po talaga. Choreographer. Way back 2012 up until 2015, I'm with Rockstars po. And then from Rockstars, gumawa ko ng subgroup na parang Rockwell. Parang sarili ko namang grupo na mga millennials. So, kami naman po is hindi kami competing. More on, gumagawa kami ng mga dance challenge sa social media back then. So, dun nagsimula yun 2016, yung sa Rockwell, na pag-choreograph ko, nakilala ko as choreographer kasi may sarili akong class, grupo, nag-champion sa ibang bansa. And then, 2017 po, sinabayan ko ng pagdi-DJ. As in, inaral ko siya. Nag-take ako ng isang eskwelahan sa Katipunan. Niyakap ko po siya kasi parang back then nung bata pa ako or nung kahit nung nagka-clapping kami before, sabi ko, ang cool naman maging DJ. Parang ikaw yung hawak ng party ng buong lugar. So I wanna learn that. And nung natutuhan ko na siya, pinagsasabay ko na yung dalawa po. Yun na yung naging main job ko talaga. So dun, yun yung bread and butter ko po talaga dati. Kasi hindi naman kami mayaman, Mama Oaks eh. So parang... Buka ka mayaman eh. Tinaman naman, parang walang Porsche ang mukha mo. Hindi, back then po, wala talaga. As in, walang, kumbaga, dream ko talaga na maipa-retire na si Mama na maaga. Siyempre, tumatanda na, ayoko naman na parang, hindi mo naman na kami cargo eh. Mga matatanda na kami kahit pa paano kaya na namin to eh. So, I want you to chill. And then, yun yung naging parang hugot ko, Mama Oaks, yung family ko talaga na. Nakita ko kasi yung buhay namin sa Cagayan de Oro eh. Sabi ko, mas deserve pa ng pamilya ko yung ganito eh. So, ako yung nagkipagsapalaran talaga dito sa Manila and all. Mahirap, pero... Masarap. So, paano ka napunta sa China? Yung China naman, Mama Oaks, is 2018, noon nag-champion kami sa Croatia, kami Rockwell, may isang businesswoman na nagtiwala sa akin. Talagang pinuntahan niya ako dito sa Pilipinas para tignan yung style ko ng pag-choreo para dalhin sa China. Uh-oh. Kasi merong dance studio po dun eh. So, first, 2018 to 2019, every month, 1 week lang ako sa China, tapos dilipad ako dito. Tapos next month, 1 week na naman ako, tapos 3 weeks na naman ako dito. So, almost 2 years, ganun yung ginagawa ko po. As in, parang nasa airport na lang yung bahay, minsan. Pero, sabi ko, masaya to kasi parang ang goal ko nung nasa China naman po ako is nakakita ako ng isang platform doon na pwedeng makatulong ng mga Filipino dancers. So, ginrab ko siya. Sabi ko, sige, i-own ko tong path na to para mas makatulong ako ng, through me, sa channel ko, makakapasok yung mga ibang dancers na. Doon ka sa isang studio, nagtrabaho bilang chief dance instructor at first. So, kung pinagkatiwalaan ka at in-enjoy mo naman habang kumikita ka, napabalik-balik ka rin dito, bakit andito si DJ Luño? Bakit hindi siya nanatili sa China? Well, masarap sa China, Mama Oaks. Kung sasabihin ko lang yung buhay talaga, parang yun na yung pinakamasarap. Hawak ko yung oras ko, I can buy whatever I want, nakakatulong pa ako sa mga kasama ko. So, sarap-sarap buhay talaga.
And isa lang yung nawala, yung pagsasayaw, yung performance. Which is yun yung ako bago ako nag-China. And then, dinrap ko yun lahat. It's because binigyan nila ako ng position na CEO. So, mas niyakap ko yung pagiging CEO. To point na ang layo ko na sa kung sino talaga ako. Na-miss ko yung pag may naririnig akong kanta, malaya ako makakasayaw. Pero dahil naka-coat and tie ka and nasa isang business event ka, you can't do that. Parang nawala yung pampabalance ng buhay ba? Sabi nga, hindi mo makukuha lahat eh. Meron talagang isa dyan na pampabalance eh. Hindi ka tumingin sa sweldo, sa opportunity na may ibigay ng pagiging CEO mo, yes, na pwede ka pang mas lumaki, pero ginawa mo pa rin yung happiness mo, yung passion mo. Yes, bumalik ako dito mga Ogs, hindi ito maintindihan ng karamihan. Kasi parate tayo gusto natin safe, comfort zone, pero nawawala dun yung growth eh, namamatay yung growth eh. So, nag-decide ako kasi sabi ko nga sa ano ko sa company namin, sabi nila, pagbabalik daw ako dito mga Ogs, sisweldoan pa rin daw nila ako. So, sabi ko mga Ogs, no. Wag. I said, bakit? Gusto ko pag umuwi ako, pagtatrabahoan ko yun. Kung ano man yung dapat kong pagtrabahoan. Hindi yung parang naka-ganun ako. Gusto ko pag uwi ko ng Pilipinas, mag-iisip ako ng ways kung paano ko to irarak lahat-lahat. Ayoko yung may nakadepende ako. Kasi I feel alive pag may ginagawa ko. Hindi lang para sa sarili ko, para sa mga kasama ko. Kaya universe, para sa tropa, kasama yung tropa. Doon ako nabubuhay. Hindi ko hinahanap yung buhay. Pag sa China, pwede ako naghahanap buhay. Hanap buhay lang talaga. Nandun lang yung kita, nandun lang, pero hindi ka buhay na buhay. Dito, hindi mo ramdam yung pera. Ako, hindi ko nararamdaman kung may pera ba ako wala, mamaog, kasi masaya ako sa puso. Yun yung importante, dapat alam mo kung ano yung totoong kasiyahan. At nahanap mo siya. Yes. Sa pagsasayaw. Yes, mamaog. Kasi pag nasa stage ako or kahit nasa zone ako, hindi mo makukuha yun kahit may billion-billion pera ka pa eh. You can't be in the zone kahit maraming pera nakapaligid sa'yo dito. Anong gagawin mo kung maraming pera dito? Bibilangin mo, in the zone ka, bibilangin mo siya? Hindi. Pero pag nasa performance ka, nakakalimutan mo lahat. Dahil masaya kayo. Oo, yun yung parang hindi lang ako masaya at the same time nakikita ko na, uy, kahit paparo nakakalimutan niya yung problema niya. Kahit paparo nakakangiti yung taong to. Yun yung priceless sa akin eh. Yun yung gusto ko parati. Yun yung parang high ko. Na makita yung mga tao na masaya. Nagagalaw ng energy ko yung energy nila. Naapektuhan. Kung masaya ako sa stage, magiging masaya din sila. So dun ako mamahog siya. Kasi na-try ko na ang mayroong pera. Pero hindi niya nabigay yung gaitong pakiramdam. Kasi ang balat, ang life para sa akin ng maogsis, hindi yung maging magkaroon ng pera. Ang life para sa akin is mahanap mo yung balance. The state of equilibrium na talagang masasabi mong not too much, hindi naman sobrang wala. Sapat-sapat. Sapat lang talaga. And ikaw lang makapagsabi nun. Correct. Hindi ibang tao. Paano pag ang sapat sa akin ngayon is pag nandito lang yung mama ko, sapat na yan sa akin, mayaman na ako. Walang makakapagpigil nun. Ikaw dapat yung nakakaalam nun. Kasi I tried it sa kapatid ko. Tinanong ko yung kapatid ko 2 days ago. Sabi ko sa kanya, pagbibigyan kita ng 100k ngayon, anong gagawin mo? Oh. Wala siyang masabi. Hindi pa niya mahanap. Oo. Oh, meron din akong sinabi sa kanya, karamihan ng mga tao ngayon, Mama Ogs, ang dami-daming New Year's resolution. Di ba? Pero tatawin kita, anong gagawin mo bukas? Hindi mo alam. Di ba? So, we tend to plan things that are really complicated to a point na nagiging komplikado na siya na hindi na tayo makagalaw. Pero importante lang pala is kung anong gagawin natin kinabukasan. Kaya nga, sa mga lakad ng mga thoughts mo, kung paano ka mag-isip, I think yan din yung naka-viral sa'yo. Kaya nanganganak ang followers mo sa Facebook, naging 4.2 million. Bakit ka umani ng ganun? Naalala ko, naging blessing yun dahil nagpakatotoo lang din ako sa sarili ko. Kasi yung unang nagsalita ako live is because galit na galit ako sa Pilipinas. Kasi nasa China ako rito eh. Galit na galit ako kasi titigas ng ulo. Sabi ko na nga, pumuputok na dito sa China, eh, totoo yung COVID. Hindi siya katang-isip lang. Nag-warning na ako dun, Mama Ogs, ng at least 1 week bago pumutok or 2 weeks bago pumutok talaga yung COVID. So 30 minutes yun na live. Tapos nagulat ako, kinabukasan, nasa 9 million na siya na views. Wow! So, from there, siguro nakakuha ng trust yung tao sa akin. And then, every time I post things, they support it, they share it. Mapadance challenge man yan, mapacute man lang yan, or mindset or life lessons man yan, sinishare na nila. Kasi nakuha nila yung trust na yun eh, na may pakialam tong taong to. And up until now, malaki yung pakialam ko sa mga taong sumusuporta sa akin, nagmamahal sa akin. Kaya, up until now, hindi ako nagsistop. Kasi yun lang yung kaya ko may balik sa inyo. So, madalas ka nakakakuha ng mga positive comments or remarks from the netizen. Yeah. So, syempre, we really cannot please everybody. Yes. So, I'm sure, marami rin umatake sa'yo ng bash din sa'yo. Marami mamaogs. Oo. As in, sinubukan talaga yung pagkatao ko din. So, ano yung hindi mo makalimutang binash ka sa anong issue? Yung pandemic talaga, yung mass testing issue na from almost 2-hour live na parang usapan lang. It's not even an interview. Parang usapan lang namin.
namin magtropa. Naka-live kami. Hindi namin alam, wala namang masyadong nanonood. That time, hindi yung page ko yung nag-live. Tapos nagulat kami, kinabukasan, may lumabas na video na naka-splice na siya, parang nakaputol-putol na from 2 hours to 5 minutes. So doon ko nakita na, okay, ito yung pampabalance ni God sa akin. Wala akong magawa dito kasi pag-ising ko kinabukasan, mamaobs talagang dumilim talaga yung paningin ko eh. That day, alam ko na milyones na mga Pinoy galit na galit sa akin dahil sa sinabi ko. Na ano ba sinabi mo? Di ko na maalala, di ko na maalala talaga, Mama Og, kasi nag-move on na ako dun eh. Di ko na maalala kung ano man. Pero siguro, mayroon akong mga nasabi sa sobrang dami kasi ng topic namin that time, nagkahalo-halo na yung mga sinasabi ko. And dun ako nagkamali. And next time, hindi dapat ganun. So, yung day na nalaman ko yun talaga, yung bintana ako talaga, binuksan ko sa Mama Og, nasa dulo na ako ng bintana. I swear to God. Nasa dulo ka na ng bintana? Oo, oh, kasi wanna jump. Oo. Oh, seryoso. Dahil? Kasi yun na nga yung sinasabi ko na susubukan at susubukan yung faith mo eh. Pero that time, there was this, I don't know what kind of presence was that na napa-atras ako. And I decided na lang gano'n. Fine. Nalaban ako. Ang dami ano yung ng... nagpatotoo sa'yo na, ay, huwag mo sayangin ang buhay mo. Huwag kang tumalon. Nag-blink siya sa, ano eh, sa mind ko eh, na parang nakatingin ka ng ganyan sa bintana. Kasi nakalambitin na to. Wala ako na mag-isa nun. Kasi lahat na naka, ano, nakapasok na sa trabaho. Tapos pagpasok, pumasok ko ulit, nanginginig ako mamaog. Hindi ko maintindihan. Aware ako na nanginginig ako. Alam ko malakas ako sa utak eh, kaso parang sinusubukan ako ngayon eh. So that's one week. Hindi nga ako nag-post, wala. Nag-stop muna ako. Dahil lang yan sa ano, issue ng mass testing. Yeah, kasi I need to, unahin ko muna yung sarili ko. Kaya nga, mass testing yun, pero ikaw, nagkaroon ka ng testing. Testing sa buhay sa talaga. Buhay. Yes. Friends, meron pa isang issue, yung tungkol sa pagiging tatay mo. Nung lumabas yung issue na meron kang anak, parang binash ko ng binash ng ibang netizen na hindi nakakaintindi ng panig mo, parang nagsawal ang kibuo ka kasi nga lumalabas ang parang irresponsable ng ama ka, gagawa ka ng bata, hindi mo kayang harapin, yung mga obligasyon mo. Ano ba ang totoo doon? So tatay ka na noon? Yes. At what age? I think 19. 19 kayong girl? Nasa 18 or 19. So ito ay resulta ng inyong kapusukan. Dati, bata pa talaga. Bata pa. So, yung nabuntis kasi siya, parang ano talaga, hindi namin unplanned yung pagkabuntis. Pero dahil ayokong takasan yung responsibilidad, kinausap ko yung family ng girl, kinausap ko din yung mama ko. Na? And then, natanggap, kaya doon ako nakatira. Pero, umalis ako doon, Mama Oaks, it's because there was one time na parang naano lang ako, parang tapakan lang yung pag-ano ko ba, kasi hindi naman ginagawa ng family ko yan sa akin. Bakit na-experience? Parang ano lang, parang may isang araw na nagulat ako yung mga gamit ko nasa labas ng bahay na nakatapon yung mga shirt ko nasa labas ng gate. So, syempre nakakaya yun para sa akin kasi late ako nakauwi dahil may gig yung Rockstars na pangtustos ko yun sa kung anong gastusin. Like, sa pag-upon. Oo, kasi yun lang naman yung priority ko that time, Mama Oaks, nung year na yun na nangyari. Yung priority ko is rehearsal, uwi sa bahay. Walang gimmick. Kasi may nabuntis ako eh. Pero yun lang talaga, Mama Oaks, yung then hindi kami magkaintindihan ng partner ko back then, hindi kami. Basta, hindi kami swak talaga. Kaya ako umalis. Kasi nabastos ako nung time na yun. Pero yung goal ko, isustentuhan yung bata. Kami so, lang nung girl yung ano, pero yung bata, hindi ko tatakasan. Ano yung naramdaman ng girl na? Nagalit siya, siyempre. Nagalit siya dahil? Ayaw niya mag-iwalay kami. Ayaw niya. Bata, lalaking mo ng ama or separated. Ano? Pero, nagsabi ako na, gagawa ako ng way para makasustento sa bata. Pero naalala ko back then, parang hindi pa bukas yung family for any tulong coming from me. So, struggling ako for the first 2 years, Mama Oaks, wala talaga akong kita pa. So, wala akong ibibigay sa bata. At the same time, first 2 years, parang alam ko na nanganak na, pero hinahanap ko kung saan yung address, pero hindi ko alam kung saan. Oh? Parang nakikibalita-balita ako sa tropa, saan na ba sila, ano, ganyan. So, parang tinitimpla ko yung sitwasyon kung pwede na ba akong bumisita. Alam mo yung number nung ano? Nahingi ko lang din. Hindi pa sa that time, ilang taon yung bata o buwan? Alam ko, nasa 3 na yung nag-message ako eh. 3 years old yung 3 years old. 2, 3, nagpapahappy ako. Kasi may bakante yung message ko, Mama Oaks. Kasi nga, every time I message, sarado pa. So, hindi pa ready. So, hindi ko din, ayaw ko din na i-bombard or pa sunsunurin ng message. Meron lang time, I think the last time na nag-message ako was, sabi ko, ba, pwede kami magkita sa Mega Mall. Kahit Mega Mall, kahit pasama mo lang sa Lola. Kahit huwag mo lang ipakita sa akin na ako yung tatay, pero magbibigay lang ako ng kahit laruan. Para lang may laruan ngayon yung December. Tsaka, ginagawa ko to kasi alam ko anak ko to eh. Kaya nga minimensage kita na baka pwede ko makita yung ano. Kasi this time, kahit paano kaya-kaya ko na that time, iniisip ko na parang kaya ko ng sumustento sa ano talaga, sa pag-aaral ko, mag-aaral na. Anong sagot? Hindi pa sila ready.
gets ko naman, walang negative dun. Gets na gets ko. Kaya pinagdarasal ko na sana next time mag-message ako, sana pwede. Chance. Yun na nga lang, Mama Oaks, kasi ang pagkakaalala ko that yung December nun, the next year, yun na yung pagod na ako sa rehearsals and all, alas stress na ng madaling araw. Nagulat ako, parang may tumawag. Sabi ko, kilala ko to, nanginginig ako. Tapos sabi niya, si ano, yung pangalan ng bata. Sabi ko, bakit? Wala ano. Ah! Di nga, ano ba nangyayari? San ba kayo? So, kasi hindi ko alam kung saan sila Mamaogs. Walang patumpik-tumpik Mamaogs. Alas stress. Bumiyay ako. Good. Drive. Pinuntaan namin dun sa ospital. Oh, tapos? Hindi ko alam yung itsura ng anak ko nito. Wala ka idea. Wala! Kahit picture. Pictures meron, pero kahit paano yung totoong itsura na niya ngayon. Physical. Anong boses, anong wala talaga, zero. Oh. Dating ko dun, syempre iyakan yun. Ako wala akong idea. Hindi ko makapa yung pakiramdam. Pero pagpasok ko sa morgue, ramdaman ko yung lugso ng dugo na akin. Tapos yung girl, umiiyak. Tapos pagkaganon, oh my God. That's the first time na nakita ko yung anak ko na nasa body bag, hindi yung buhay pa. Siyempre, kung ano-ano nang papasok sa utak ko nun, tanong, bakit? Ano na niya? Siyempre, yung family din ng girl, siyempre sila gulat din sa pangyayari. Masakit lang dito, Mama Oxys, kiniginig ako, pero masakit lang dito is, I have been dreaming na sana pag na-meet ko yung anak ko is, maiikot ko ng mall para makabili ng gamit, makabili ng shirt, makabili ng kung anong hindi ko nabili. Tapos, that time is sinabi sa akin ng doktor or yung tao na kailangan ng malipat sa kabaong sir, so kailangan ng maghanap ng kabaong at kailangan ng maghanap ng masusuot para doon sa loob ng kabaong. Hindi ko na alam kung anong iniisip ko back then, Mama Oaks, pero ang iniisip ko is makabawi kahit sa itong sandaling ito. Kahit hindi na niya nakikita ko ano man. Malamang hindi niya nakikita ko ano man. Ginagawa ko. Sabi ko, Lord, kung ito man yung last na chance mo sa akin na may prove ko sa sarili ko at sa anak ko na yung tatay ako. At, alam mo yun, kahit hindi ko siya tinalikuran and all, may paramdam ko sa kanya for the last minute na mahal na mahal ko to kahit hindi niya ako kasama. Kasi siya yung naging laman ng puso ko for the past years kung bakit ako nagpursige sa buhay. Tapos yun yung ending. Tawag ako sa mama ko, umiiyak ako. Ma, dito ako sa palengke, bumibili ako ng suit para sa bata. Di ko alam yung size. Tatanong pa ako, anong size naman ako? Boss, anong paboritong laruan? Dinosaur, sige, lagyan na natin sa kabako. Boss, magkano lahat? Yun na lang yung nasa isip ko eh. Ay, parang, Lord, grabe ka naman sa pinigay mo sa akin. The second day, sabi ko, hindi pwede, man. Pabuksan natin, gusto ko malaman for the last time kung bakit namatay yung anak. Gusto ko malaman kung anong dahilan. Masakit yun, Mama Oaks, na hindi tinignan ng babae, din niya kaya. Ako lang yung nasa loob kasi kailangan na isang tao. Inahati yung anak mo sa harapan. Wala, I gotta face it because I wanna know why. Bakit siya? So yun, nakita yung sakit. It's ruptured appendicitis. So, wait, may peace of mind na ako. Pero the fact that kailangan ko pang pagdaanan yun na nakita ko nang patay yung anak ko, plus nakita ko pa kung paano siya binuksan, just to know kung why, bakit siya ganyan. Not to blame. Gusto ko malaman, hindi siya para i-blame kung sino man, kung bakit hindi nyo nalaman. No, it's just me being a father back then. Yun na lang yung kaya ko masabi, na maging tatay man lang ako, na masunod yung gusto ko para malaman ko kung ano nangyari sa anak ko. Kahit sa sandali lang na to. Then, buong burol nyo, nun, Mama Oaks, talaga, sorry. Nak, sorry talaga. Naging duwag si Papa. Mali yung kalkulasyon ko ng mga bagay-bagay. Sana mapatawad mo ako. Sabi nga nila, Mama Oaks, bawal nga daw ikaw maghatid sa anak mo. Bawal ikaw mag-carry. Pero, I wanna make memory. A memory na, wala akong memory sa bata. Kahit man lang ito, kahit masakit. Pero dito ko naramdaman na habang binubuhat ko yung kabaong, habang nandun ako sa porlon, habang nandun ako sa sakyan, ramdam ko na kilala ko yung nasa, akin tong nasa likod eh. Hindi sa ibang tao, akin to. Kaya kung ano man yung mangyayari sa kanya ngayon, kung sino man maghahatid sa kanya dun sa uli niyang antungan, ako yun. Kasi ito na lang yung kaya kong ma-build na relationship. Yes, relationship sa kanya. At syempre back then, nagkapatawaran din kami ng family. Nakausap ko yung mother, yung father ng girl. Sorry ako, tito, pasensya. Pinatawad ako ng buong puso ng family. Hindi ko sila tinakbuhan that time. Wala akong tinakbuhan sa kanila, Mama. Yung may nangyari sa bata, wala. It's just that siguro yun lang talaga yung may nangyari na, alam mo yun, kung may babalikan lang ako talaga, Mama Oaks, talagang gotta fix a lot of things. Anong pinapangako mo
sa sarili mo. Na balang araw, pag ako naging ama ulit, it's gonna be different. Baka doon ko ibuhos lahat-lahat ng hindi ko nagawa. No, not baka doon ko ibuhos. Because I don't wanna feel this feeling. At the same time, this time, Mama Ogs is, alam ko ready na rin. It's because of the experiences that I have. Na hindi lang sa aspeto ng buhay. Somehow ba, you felt guilty? Kasi kung nandun ka, hindi sana mangyayari ito. Yeah. Kung nandun ako, baka iba yung takbo. Hindi ko sinasabing mas better, pero mag-iiba yung takbo. Kasi, to be honest, yung bata yung laman ng puso ko. Kaya alam ko kung nandun din ako, makakahanin ko rin talaga ng buong puso. It's just different ang talaga. Panahon. So, hindi mawawala na laging laman ng puso mo. Up until now. Ano ang pinapakilala sa iyo ng katotohanan ng lagi siya nandun sa puso mo? Lakas yun. Na kinaya ko yung may ganito akong parte sa buhay ko. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Nakaya yung laban sa buhay kahit may ganito. Alam mo yun, positive and negative experience kasi nangyari sa ano ko. Traumatic yung iba. Pero kinarga ko siya, hindi ko siya iwawaglit. Gagawin ko siyang positibo na enerhiya na, na, alam ko pinapanood mo ako ngayon. Ramdam mo yung puso ko, ramdam mo yung kaluluwa ko. Alam mo, hindi ako nung time na nandun ako, nung wala ka na, ramdam mo yung laman ng puso, utak ko. Ikaw yun. Ano pwede mong i-impart sa mga bata, katulad sa sitwasyon mo, na at an early age, naging tatay ka, baka sila eh, merong ganung scenario din na sa buhay. Ang hirap mag-advise sa isang bagay na nag-fail ka eh. So, doon na lang ako sa mga na-realize ko. Talaga. So, kung nandyan na yan, tuloy niyo man. Tuloy niyo kasi tao yan eh. Kung baga, may ginawa kayong bagay, pag-usapan niyo ng pag-usapan kung anong mas ikabubuti. Hindi yung ikabubuti mo lang. Kung ano ikabubuti ng bata. Hindi lang sa bata, sa inyong... Sa inyong pareho. Kung hindi na kayo okay ng partner mo, then anong pwede niyong pag-usapan? Hindi sagot ang pride eh. Kasi yun yung pride sa akin. Na hindi, saan na ako pupunta pag mayroon na ako? Ego yun eh. Ayaw mo na parang kulelat ka pag kumarap ka sa ano. Diba? You miss the point na hindi naman yun about sa pera na may ibibigay mo. It's about the yung responsibilidad na kaya mong iparamdam. Ibahin mo yung pera sa responsibilidad. That time, nag-jumble yung dalawa sa akin eh. So, kung wala ka mang pera, then maging responsibling kahit papaano ama ka na kung anong kailangan for now, yun yung itulong mo. Diba? Hindi sagot yung iiwan mo. Kasi mangyayari yung tulad sa akin, dun yung patunay na yung buhay ay hindi nangangatok yung ano. Kung ano mong mangyayaring masama. So, baka ikaw, sobrang nakafocus ka sa pagpapayaman eh, para meron kang may ipakita sa anak mo, pero wala ka nang may ipakita ba? Kasi wala na eh, tapos na eh. Yun nga yung pinaka-biggest lesson ko eh. Late. Yun, kung nangyari sa inyo, men, usap. Magpa-advise kayo. Alam mo yun, hindi lang sa inyong dalawa yan. Consult kayo sa parents nyo, huwag kayo itago. Tsaka huwag kayo magmadali. Sabi ko, sarap ng buhay, men. Lalo na 20s to 30s, kalakasan yun. Yung ano talaga, yung parang nandyan ka to really explore kung ano pa yung meron sa'yo. So, mula noon, tinatapang ka noon nung sitwasyon na yun. And you think meron pang mas malala rito na mas kakayanin ko kasi ito nga kinaya ko. Yes, no? Ganun yung realization ko. Oh. Na antibay ko din pala. Oh. Pero alam mo naman, pag sa social media, di ba, pag nakasawsaw yung dalawang pari ito, dapat handa kang maputikan. Yes, sir. Di ba? Obviously, na-viral naman to. Si Janine Bertin, pinost siya at ginawa kanya ng airport. Pag-iisipin mo yun ngayon, nakakatawa. Nakakatawa talaga. Hindi. Di ba? Parang nag-viral yun kasi sinagot mo. Yung nangyari po kasi nun, hindi ko kasi gets eh. May mga ibang elemento sa social media na hindi ko get. Lalo na itong meme world fans yung sabi nila na ganyan. Gets ko, meme world. Pero I message her, tao sa tao. Labas sa kung anumang pakulo na ginagawa mo sa social media. I message you because it's not cool for me. Diba? Para kang may normal na tao na kaharap ngayon. Example, ikaw Mama Og, may sinabi akong ganun, tapos sinabi mo sa akin na, Luns, sorry ha, pinagtatawa ng mga tao, pero hindi okay sa akin, Luns eh. Okay lang ba pa-delete? Or kahit hindi mo nasabihin Mama Og, eh. Diba gagawin ko? Kasi hindi ka okay eh. Kung okay sila, pero yung taong yung content ko is hindi okay, anong mas importante? Doon naku-question yung pagkataon mo eh. So doon, tinry ko lang siya na kung kaya ba. Kasi hindi naman kasi sa lahat ng kampo ko naiintindihan yung mundong to, yung magkaiba yung mundo natin. Kami sa totoo lang ng mundo, hindi yung parang kung anong katangisip ko. Kasi marami ngayon yung mga tao na niniwala. So, nung kinausap ko siya, I was just expecting a simple sorry. Sumagot?
Oo, pero walang sorry. Kahit naganap nga ako dun sa message eh. Kahit isang sorry lang, wala, walang sorry. Ano lang ang naging sagot? She justified ko naman yung ginawa niya. Basically, ano, normal lang daw to, ganito, ganyan. So parang in-enlighten niya ako, okay? But I wasn't expecting that. I was just expecting for just a sorry. Kasi ngayon lang yan eh. Pag may hindi okay sa ginawa mo, say sorry. Yun yung gusto kong ipasa. Na sana huwag mawala sa henerasyon niyo. Sana hindi madadala ng bata sa eskwela. Kung ano man yung nakikita nila sa social media. Ah, si Janine Berdin ngayon, hindi nag-sorry. Ako pa kaya? Kumbaga, yun yung tinitingnan ko parati, yung longevity ng ginagawa ko. Anong epekto nito sa bata? Pag bata yung nakakapanood. Yung okay lang na pagkatuwaan mo siya, tapos pag hindi siya okay, sinabihan ka niya na hindi okay, tapos ikaw dudurugin mo pa. Gagawin pag mumukha mo pang tanga. Yun na ba yung mundo ngayon? I don't want to live in that sakit world. Na, no? I don't want to live. Kasi, lalo na ko, yan yung magiging mundo ng anak ko balang araw. So, kung ikaw, yan yung trip mo, huwag mo ko isali sa trip mo. Kasi ibang entity ako eh. Kung sino lang yung kaya makaintindi sa akin, ito yung paniniwala ko, di ba? Let's be responsible sa social media. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng mga tao eh. What if that time is bad trip ako or may pinagdadaanan? And iba yung pagka-receive ng mga comments. Ano mangyayari sa akin? Tapos ikaw, masaya ka. Because your engagement went up, na-share ka dito, ganyan-ganyan. And then the effect of the person was different. Sasabihan mo ako na, huwag ka negative, huwag kang umiyak dyan, tumawa ka kasi masaya to dapat. Eh, hindi naman yan yung dating sa akin. Iba eh. So parang natatakot ako kung saan mapunta yung mundo balang araw dahil sa social media. So kaya sinasabi ko that time, nung hindi siya nag-sorry, sinabi ko lang na, okay, meron pa akong ano dun eh, God bless your soul. Kumbaga, sincere ka ba to? Oo! Kasi yun yung sinasabi ko, pag yung mga tao, is hindi tayo pareho ng frequency. Hindi ka mag-sorry, men, anong klaseng kaluluwa yun? Kung hindi ka marunong mag-sorry, anong klaseng kaluluwa meron? Kahit simple sorry lang. Genuine naman yung message ko sa kanya. So from there, yun na. Okay, nag-post ako, not para sabihin ko anong side ko. Ang post ko nga is, hindi to cool para sa akin. Ang dating ng post ko is, kung sa inyo, cool yung mga ganito, well, para sa akin, hindi cool yung ganito. Naniniwala pa rin ako sa totoong pagkatao. I have still faith in humanity na alam mo yun na kahit papano is marunong tayong magrespeto sa isa't isa. At alam natin kung ano yung border ng trip at respeto. Kumbaga, ito yung parang punto ko ngayon, parang kung gusto mo makilala, mag-usap tayo about buhay. Sige, tapo mo lang kung anong gusto mo itapo. Kasi I'm hungry for that. Doon ako gutom sa buhay. Ito pa yung haharapin ko for the next years eh. Itong kasikatan is now. It's not forever. Diba? Kumbaga parang sa akin, parating sinasabi sa estudyante ko, Mama Ogs, na huwag mo masyadong i-100% yung sa'yo. I-100% mo yung buhay mo. Kasi ang sa'yo, party lang ng buhay. Diba? Pag 100% mo yung sa'yo, tapos iniwanan mo yung buhay, kung ano man yung moral, pagkatao, prinsipyo mo at all, ano nang mangyari sa'yo? Idol ka ba talaga? Diba? Maraming nagsasabi ngayon, we want to dance to inspire. Pero ang tanong, na-inspire mo ba yung sarili mo? Bago mo inspire yung tao? Diba? So, yun lang mamahogs eh. Parang, for me, parati kasi akong nag-share. Kasi I want to share. Gusto kong mang-oriente mamahogs. Kasi galing din ako dun sa tulog eh. Na-oriente lang din ako ng mga tao na mamahal sa akin. Kasi hiram lang ito lahat mamahogs. Dito dahil magaling. Hindi ako magaling sumayaw. It's just siguro tama yung mga ginagawa ko sa buhay ngayon. Kaya lumiliwanag yung pagsasayaw. Oo. Kaya ako sinasabi, ayusin yung buhay niyo. Kasi nagiging madali ang pagsayaw pag maayos yung buhay. Mas malaya ka nakaka-express kasi wala ka ng tinatago, wala kang inaayos. Maayos yung pananaw mo sa buhay, naiintindihan mo.